Hey, good morning. Good morning po. Good morning po sa bawat isa atin. Welcome po sa Glorious City Church, sa ating live stream, sa ating Facebook. We can like, share, at yung notification po natin. Nasa ba yung notification? Nasa may baba, no? Dito. I-ano po natin ating notification. Ilagay nyo po, see first. Para po lahat ng post ng Glorious City page sa Facebook ay makikita nyo po kagad. Okay? I-see first po natin yan para pag nagpo-post po tayo ng mga empowering po na mga spiritual truths, makikita nyo kagad. Okay? Like and share. Share po natin ating live stream na ating worship celebration. Ang maganda po dito ay kahit po anong time, pwede nyo pong panoorin uli yan. Ano po, nandun lang yan sa ating page. Ano po yung ating mga preaching at also sa ating YouTube. Okay? Sa ating pong YouTube. Puntahan po natin ating YouTube. Nasaan ba yung... Ayan, nandito. No? Nandito sa may side na to. Yung notification bell po yan. I-seepers nyo po yung ating page. Para po pag nagpo-post tayo ng mga empowering truths, ay ma-inspire. Kagan nyo makikita yan. Ano po? At yung ating pag nag-livestream tayo, makita nyo rin po. Welcome po sa ating worship celebration sa umaga na to. Shout out po sa mga nandito sa ating comment section. Don Johnson Lopez. Ayan, nandiyan siya. Sa malaking karangalan. Ruth Medina Baluyot. Ayan, shout out po. Kay Sed Rick. No? Tindi na ito, no? Si Sed Aplido Rick. Sed Rick. Okay, good morning. Okay. Kay Conchanelia Marcelo. Ayan, shout out po. Kamusta po yung mga nasa ating live stream? Good morning po sa bawat isa sa atin. Ngayon po ang atin pong Sunday na ito, January 17. Ito po yung Festival of the First Fruit. Palakpakan naman po natin ang Panginoon ng matinding palakpakan. Amen. Praise God. Okay? Tayo po ay tumayo na ngayon, kagad. Kagad. Tayo po ay tumayo. Let us prepare our notebook, ballpen. Guys, napakahalaga ng inyong pag-uwi. Hindi pagpunte. No? Masaya rin kami, nandito kayo sa pagpunta niyo. Pero paano ka kaya uuwi? Yun talaga, may maiuuwi ka bang salita ng Diyos, kapahayagan, prinsipyo na isulat mo. Pag wala ka na uwi, lugi ka, sayang naman. So open up your Bible. Okay? Napakahalaga po ng ating Bible. That is the greatest book talaga na makakapagturo sa atin ng mga truths sa family, sa finances especially. Okay? Sa Matthew chapter 2 po, basahin natin verse 1. Okay? Hanggang verse 11. Magbabasa tayo. Buksan niyo po yung mga Bible ninyo sa YouVersion. Kung meron na kayong YouVersion app, ay atin pong buksan. Guys, ano po? Masaya po tayo na nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Samahan niyo po ako, the Magi. Ito po yung mga Magi. Ibig sabihin ng Magi, mga wise people. Mga merchants po ito, mga rulers. Hindi lang po basta merchant, mga ruler of merchants. Leaders of merchants po ito, mga Magi. Okay? Matthew chapter 2, verse 1. After Jesus was born sa Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, si Herod ang king, Magi, ibig sabihin po ng Magi ay mga wise people, traditionally wise men, Magi, from the east, came to Jerusalem. Pumunta siya sa Jerusalem. Verse 2, and asked, where is the one who has been born King of the Jews? So, hinahanap po ng mga Magi, the King of the Jews, Jesus, na po, na pinanganak, sanggol na si Jesus. And we saw his star. Sabi po nung verse 2, ha? We saw his star when it rose and have come to worship him. Ganda po nung nangyari, no? Nakita daw nila yung kanyang bituin na umitaas, who rose and come to worship him. Pumunta kami rito to worship him. Minasabi po nung mga Magi, or sabi nga nila sa tradition ay three kings, di ba? Ngayon pong January ngayon, third week, ay three kings ngayon, di ba? New Year ng mga Chinese, parang ganyan, ano po, no? Papasok tayo sa ganon, okay? Verse 3, let us continue. When King Herod heard this, he was disturbed. So, nangamba or talagang nag-isip po itong si Herod and all Jerusalem with him. Kasi may bago daw palang king na pinanganak, sabi ng mga wise men na to, no? So verse 4, when he called together, so ginawa ni Herod, he called together all the people's chief priests and teachers of the law. He asked them where the Messiah was to be born. So tinawag po ni Herod yung kanyang mga teacher of the law at tinanong nila saan ipapanganak yung Messiah. Verse 5, in Bethlehem
in Judea, they replied, for this is what the prophet was written. So nakaprophesy, may ipapanganak na Messiah. At ang sabi naman ng mga wise men na napadpad nga dito sa Israel, sa Jerusalem, na pinapamunuan ni Herodes, ay pinanganak daw nga ang hari. So nag-alala po si Herodes. Verse 6, but you, Bethlehem, sabi nga sa nakasulat sa propesya, in the land of Judah, and by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. Verse 7, let us continue. Then Herod called the Magi secretly. So pinatawag po ni Herod yung mga wise men. Sabi nga natin, wise men. Verse 7 po tayo, samahan niyo ang bumasa. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. The exact time the star had appeared. Verse 8, he sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the child as soon as you find him. Sabi ni Herodes dun sa mga wise men, go and search carefully for the child. As soon as you find him, sabi ni Herodes, report to me so that I too may go and worship him. Para ako rin makapag-worship, sabi ni Herodes. Verse 9, after they had heard the king, sabi po nung mga magi, they went on their way. Nung marinig nila si Herodes na hari, na ganoon sabi, they went on their way, verse 9, and the star they had seen when it rose went ahead of them. So ginaid sila ng star. No, the star they seen went ahead of them until it stopped over the place where the child was. So yung star talaga nag-guide sa kanila. Verse 10, when they saw the star, they were overjoyed. Sabi nga po natin, overjoyed. And verse 11, last verse, sabay-sabay po natin basahin yung last verse. Sige po. Get ready. 1, 2, 3, go. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Palakpan po natin na pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Lord, bukas ang aming isip, Lord. Handa kaming mag-receive po sa inyo sa umaga po na ito. Holy Spirit, we recognize you, Lord God. Speak to our hearts. Thank you, Jesus, for your grace, for your mercy sa aming mga buhay, Panginoon. Speak to us, Holy Spirit. Speak to us, Holy Spirit. We honor you, Lord God. We worship you po, Panginoon, sa mga oras na ito. Salamat po sa inyong salita na aming i-receive sa oras na ito, sa umaga na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Purihin natin ang Panginoon habang tayo po ay papaupo. Sige po, in the best na pagpapuri, pagpapalakpak. Thank you, Jesus. Makakaupo na po tayo. Panginoon, pinupuri ka namin. Pwede niyo pong gawin ng blessing next week, next month. But ngayon, advance, magpupuri kami sa inyo. Amen. Hallelujah. Tayo po ay narito para mag-receive. Ang salita ng Diyos ay para sa ikakasagana mo. Ang salita ng Diyos ay para sa ikakaunlad ng buhay mo at buhay ko. Ang salita ng Panginoon ay para sa ikakaayos ko ng aking buhay, ng aking pamilya, ng aking future, ng aking forever. Yan po ang Word of God. Kaya napakalaga po na i-receive mo yung Word of God. Amen. Tama po? Pag-uusapan po natin ngayon is understanding the law of the first fruit. Understanding the law of the first fruit, the law of the first gift. Sabi mo nga, first gift. Sabi mo nga, first fruit. Kaya sabi mo sa katabi mo, masaya ako, magkasama tayo. Ikaw, masaya ka ba? Masaya ka ba? Tanayin kita, masaya ka ba, kaibigan, na magkasama tayo? Yes! Amen! Palakpan mo nga si Lord dahil may katabi ka. Na believer, no? Kasama mong believer, amen? Sa bahay, mag-isa ka lang, wala kang katabi pag nanonood, eh, di ba? So, mas maganda, kasama mo yung mister mo, misis mo, okay? So, the law of the purse, okay? Sa Matthew 2, verse 1 to 11, ay makikita po natin dito, to make the long story, binasa na natin, nandito po yung mga wise men, ibig sabihin ng magi, no? Yan ang root word ng magician. Ito po yung mga magagaling sa astrology, no?
Kaya alam po nila yung mga 12 constellation na ganyan, no? Contradicting po sa ating nakasanayang kwento na 3 wise men daw or 3 kings. Hindi po 3 kings lang. Wala po nakalagay sa binasa natin 3. Nakita niyo 3, wala. Nakalagay nga doon wise men lang or magi, no? At sa pag-aaral po, ito po ay mga rulers. Ibig sabihin ng rulers, mga leader po ito. Ito po ay mga matatalinong, praktikal na mga tao na ang kanilang runong ay hindi po galing talaga sa mga scripture kagaya ng mga Hebreo. Ito pong mga magi na ito ay galing ang kanilang runong sa law of the universe. Nakatingala yan palagi sa mga bituin, yung mga constellation po, no? At napansin nila mayroong star na kakaiba na lumutang, na lumitaw, ano po? At doon nila nalaman na mayroong ipapanganak na king. Actually, sila ang nagtakda na king ito ipapanganak sa verse 2. Ito yung sinabi nila, sila yung naglakbay mula sa silangan, okay? Silangan East. Pumunta sila sa Jerusalem, no? At sa panahon na yon, si Herodes po ang leader na hari sa Jerusalem, no? At ang sabi nila kay Herodes, nag-report sila kaagad sa king. Ganun po kasi, kung galing ka sa ibang lugar, you are also a leader. Sabi nga nila, hari din tong mga to, tong mga magi na to. Sabi nga natin, magi. Magi, M-A-G-E, magi. Traditionally wise men, sila po yung mga marurunong sa buhay. Ito yung mga entrepreneur nung unang panahon. Mga ngalakal, no po? Mga talagang mga ano to, mga brand creator, mga ganon, no po? Mga content creator po ito nung kanilang kapanahunan, no? Pinaka-advance po ito sa teknolohiya nung panahon nila. Ano po, ito pong mga magi na to. At alam nila, merong isinilang na matindi na kakaiba sa Jerusalem. Kaya po dumayo pa sila. At nag-report sila kagad sa hari, nung time na yun si Herodes. Dahil ang Jerusalem ay under sa colony ng Roma that time. Ano po? At si Herodes yung naka-assign na pinakaparang king or governor, si Herodes. Ano po? At nag-report sila doon. Ang sabi lang kay Herodes, no? Where is the one who has been born king of the Jews? Verse 2. No? Matthew 2, verse 2. Alam ng mga magi na may isinilang na king. Kasi nakita nila na mayroong star. Sabi mo sa katabi mo, star. Kakaiba yung star, siguro, kabisado ng mga wise men na to, yung mga constellation eh. Alam nila yung posisyon at bawat bituin sa kalawakan. So yung mayroong isang bituin na lumitaw, imagine mo, nung pinanganak si Jesus, mayroong kakaibang bituin din na lumutang sa kalawakan. Paano kaya may explain yun? Hindi ko po alam. No? Alam natin na yung star ay parang so, yan po ay yung ating araw, tama? At hindi yan bumabagsak, tama? Kasi hindi babagsak ang araw sa earth, tama? So kakaiba na may lumitaw na star at nakita natin sa binasa natin kanina, ginaguide po ng star itong mga magi, wise men. Okay? So pumunta sila kay Herodes, ang sabi na may pinanganak na hari. No? At baby po yung pinanganak na to, siyempre, wala namang pinanganak agad na malaki na agad. Si Adan, siya walang pusod, tama? Yung unang-unang tao. Pero itong pangalawang tao na tinawag ng Diyos, na pangalawang tao, the new version, Jesus Christ, siya po ay isinilang sa sabsaban. Hindi rin po totoo na dumating yung mga wise men sa actual na sabsaban, no, sa pakainan ng asno na nandun si Jesus, dun lumitaw yung mga magi, no? Tingnan natin yung verse 11, okay? As we read yung verse 11, ang sabi po dito, on coming to the house, saan nagpunta yung mga magi? Sa nadat na nung magi si Jesus? Sa bahay na, hindi po sa kulungan ng asno, hindi po sa kulungan ng kabayo, hindi na po sa manger. Ito po yung unang buwan ng newborn na si Jesus. Yung newly born Jesus Christ, yung hari, isinilang po sa sabsaban, pero wala na sa sabsaban this time. Nado na po sa bahay, on coming to the house, sabi po sa verse 11, they saw the child. Nakita po nung mga wise men na to yung child, yung sanggol, ano po? At anong ginawa nila? They saw the child with his mother Mary, and they bowed down. Sumamba po itong mga matatalino, wise men na to, dun sa sanggol. Kasi alam nung wise men na to, bagamat sanggol ito, hindi ito sanggol lang. Ito ang hari ng mga Hudyo, sabi nila. Amen? Ito yung hari na mula sa kalangitan, nakita namin, star. Hello guys, nandiyan ka ba?
Sino po dito nakikita mo si Jesus na hindi lang siya ordinaryong Jesus? Siya ay hari ng kalangitan. Amen. Si Jesus ay hari ng kalangitan. At ito pong mga wise men, they can see beyond the physical. They can see beyond the organic. They can see beyond the natural. At ang trato nila sa baby, hari. Hello, nandiyan po ba kayo? Hari ang tingin nila sa baby na yon. Because they themselves are rulers. Sila rin mismo ay mga ruler, leader. Sila rin ay namamahala, nagahari sa kanilang pinanggalingang lupain sa silangan. Ito po mga wise men. We are talking about the wise men. Sabi mo sa katabi mo, wise men. At ang ginawa ng mga wise men po na ito, na po sila ay naglakbay ng malayo, hinanap nila yung hari na pinanganak na sanggol, at alam po nila na napakahalaga na kailangan magkaroon kagad sila ng pabor sa hari na ito. Kaya sa verse 11, let us continue reading. Sabi po dito, yung mga wise men na to, no? Hindi po ito tatlo lang. Ang sabi nga po ng mga Bible scholar, kadalasan ang mga magi pag nagbiyahe by group of 12. Sabi mo nga 12. Mahilig sila sa 12, kaya gumawa sila ng 12 constellation, di ba? No? So ito pong 12 na to, usually, ako mas gustong isipin na 12 talaga sila, pero walang nakalagay na 12 sa Bible, walang numero nakalagay. Walang nakalagay na 3 kings, walang ganun. Pero kadalasan, ang mga wise men po na ito from the east, they travel in group of 12. So kadalasan 12 sila talaga, no? So pagdating po nila sa bahay, nila Mary, tingnan nyo ginawa nila, they bow down and they worship. Hallelujah. Kagad po silang nagsumamba at lumuhod, nagpatira pa sa sanggol. Sanggol to. 1 month old, first month ng newborn na si baby Jesus. But kagad silang lumuhod at sumamba. Hallelujah. Amen. So oras po na ito, sino dito? Nakikita mo yung beyond sa organic. Sa pagpunta mo dito sa ating church building. Sino dito nakikita mo yung beyond dito sa ating church building na ito na merong hari dito? Woo! Hallelujah. Come on, purihin mo ang Diyos. Sambahin mo ang Panginoon. Sambahin natin ang Diyos. Come on. Pwede po ba na merong sumamba sa Panginoon ngayon? Come on. Palakpakan mo ang Panginoon yung the best na pagpapalakpak at pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Kung if you can see beyond the physical, come on, palakpakan mo ang Diyos, yung matinding palakpak. Hallelujah. Ganon din po sa ating mga nasa live stream. They bow down in worship. Sanggol yun sa physical. Pero nakikita nila yung mangyayari. Nakikita nila yung higit pa sa physical. Nakikita po nila yung beyond sa organic. Baby lang to. First month ng kanyang pagka-newborn baby. Okay? Nakita niyo po, December, we celebrate. We remember yung kapanganakan ni Jesus. Pero ngayong January, dapat ikaw yung wise man. Na yon, na nakikita mo yung beyond sa physical. Nakikita mo what will happen sa future. Sa future, yung baby na tumagahari. Sa future, babalik. Sa panahon naman natin ngayon, on our context, on our modern times, 2021, parating na yung King sa kanyang second coming. Pupurihin ko siya. Woohoo! Hallelujah! Amen! Oh? Thank you, Jesus. I worship you, Lord God. Amen! Come on! Come on, somebody. Pwede mo may magpuri sa Panginoon dito sana sa ating lugar. Hallelujah! Amen? Praise God! Thank you, Jesus. No, I worship you, Lord Jesus. Kaya ako naparito sa lugar na ito. Kaya ako naparito sa bahay na ito. Amen? On coming to the house, sabi po sa verse 11, he bowed down, they bowed down. Sila pong tropa na mga wise men. Silang tropa na mga wise kings. Pwede natin sabing wise kings. No? They saw the child, the firstborn, no? On his first month, the firstborn of God, Jesus Christ, the only begotten son, the firstborn of God, Jesus Christ, on his first month as a newborn baby. Sa bahay kung saan naroon din si Mary na kanyang nanay, they bow down and worship him. They bow down and worship him. Yun ang ginawa nila. And they open their treasure. Yan na. Sabi mo sa katabi mo, they open their treasure. Ayan po, nakalagay sa verse. They open their treasures. Sa kanilang paglapit sa hari, tandaan mo, dapat alam mo, na sa pagpunta mo, hindi lang sanggol to. Hari ito. Amen? Sa pagpunta ko doon sa JNJ, sa Sichuuno, Bahay Pare, Candaba, Pampanga, hindi lang yung simba-simbahan, hindi lang yung building-building. Hari ang pupuntahan ko doon.
Woo! Hallelujah! Amen! I must be ready to bow down. Sino dito ready ka lumuhod ngayon? Oh, come on, guys. Wala eh, oh. Naparito ka for the religious. Wala eh. Pag religious ka lang talaga, mahirap talagang magpuri, pumalakpak, tapos may kamay mo, purihin ng Diyos. Come on. Okay, amen. Come on. Purihin ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Hari. Amen. Pwede mo ako pagpalain bukas. Pwede mo pagpalain, Panginoon, next week. Pero ngayon, pupurihin na kita. Hallelujah. Come on, somebody. Meron po bang kayang magpuri sa Panginoon dito talaga, ng totoo, ng wagas, na may pananalig, na may pananampalataya, that they can see beyond the ordinary. They can see beyond the organic, the natural. Come on! Woo! Hallelujah. Thank you, Jesus, my King. Amen. Hindi ako nagpunta sa lugar na to dahil physical lang. Hindi ko nakikita yung physical. Yes, physical yun. Pero I can see beyond the physical. Nakita nila yung sanggol, yung future. Dapat nakikita mo yung future. Magse-second coming na yung King. Amen. Hallelujah. 2021 na. No, malapit na talaga. The King will return. And in this place, I must bow down. Because this place is a place dedicated, consecrated, exclusive, just to worship and praise the King. Woohoo! Kaya po binili natin itong lugar na to. Come on! Come on, guys! Amen! They bow down and worship. Pagdating nila sa house na yon, kung saan kine-cater, kung saan nagiging dwelling place ng child that will be the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? They bow down. And, take note, they open their treasures. Sabi mo nga, open their treasures. Ha? Huh? They open their treasures. Tindi nun. Ibig sabihin nun, hindi siya nagpunta doon na wala silang daladalang bubuksan. Sabi mo sa katay mo, meron kang bubuksan. Hindi lang wallet to, okay? Hindi lang bulsa to. Bubuksan nila sa panahon natin, bank account. Parang ganun. Ah, hallelujah. Amen. Praise God. No, open their treasure. Binubuksan nila yung kanilang treasures. Ha? Sana all. No? Sabi mo sa katay mo, sana all. Merong treasure na binubuksan. Amen. No, yung mga importante, yung mga mahalaga, yung pinaka-valuable, pinaka-mamahalin, yun, dala nila yun. Grabe, dala nila yun, yung kanilang treasure box. And presented, prinesente. Ibig sabihin, hindi lang basta inabot ng patago. They present. Pumunta sila sa altar, parang ganun. Kita ng mga tao, they present. Nakita nyo, pag may special number, pag yung anak mo magaling sumayaw, gusto mo mag-present sa stage, ganun. They want to present it. Yung kanilang ibibigay sa Panginoon na gift, hindi basta-basta, presentable. Sabi mo sa tayo mo, presentable. Ano po yun? Alam na natin to. Gold, tinay po, and they presented him with gifts. The first gift for the first month old firstborn of God. Puro first, amen? No, the first gift that the firstborn of God on his first month as a newborn here on earth received. Ano yung na-receive niya? Gold, frankincense, and myrrh. Okay? So, hindi ko po ipipreach yung ano ibig sabihin ng gold, frankincense, and myrrh. It is a preparation for the cross. It is preparation for the glory of God that is coming. Amen? The gold, etc. Pero ang point po dito, they presented. They present. Meron talaga silang pinakita, di ba? Hindi lang po basta nagbigay ng palihim. Hindi. Present, prinesent nila. Alin po yung kanilang gifts sa hari? Alam niyo po, kung inisip mo yan, parang nagbigay lang sila. No. But listen to me, no po sa revelation dito. Ito mga wise men na to, ulitin ko po, sila yung mga merchants. Sila yung mga high-level merchants. Hindi po ito taga-tinda lang sa sari-sari store. Hindi mo kaya magbiyahe kung sari-sari store lang meron ka. These guys, pag sinabing merchant, they are rulers because they are wise. Marunong sa marketing, sa advertising, marunong sa principle of the universe, etc. blah, blah, blah. Magagaling po ito. Alam nilang gumamit ng logistic, ng shipping, ng delivery, no? At ang Jerusalem po ay very strategic place. Ang Jerusalem, ang Judea, even Bethlehem, it is a strategic place kung saan kailangan makuha nila yung loob kung sino man yung hari sa Jerusalem. Para yung kanilang negosyo ay huwag mauudlot. Para yung transaction nila bilang mga wise men ay magkakaroon ng favor pagdaan nila sa kaharian ng bagong hari na to na pinanganak. Hello, guys! Nagigisyo po yung pinaparating ko sa inyo ngayon. Amen? Are you listening, guys? So ito po mga wise men, hindi pwedeng maharang yung ating kabuhayan, yung ating transaction, yung ating business deals kapag iba na yung hari. At take note, mayroong hari na dapat mong makita.
Hindi lang po Pilipinas, hindi lang ekonomiya ng Pilipinas, mayroong hari ng kalangitan na kailangan may pabor ka. At ang regalo mo ay yung connection mo sa hari. Yung regalo mo ay yung connection mo sa pinagbigyan mo ng regalo. Ngayon, kung wala kang kaloob, hindi ka kilala ng hari. Yung sanggol na yun pag lumaki, he will be the ruler. Amen? Yun ang mentality ng mga wise men. At alam niyo po itong gifts na to, gold, frankincense, and myrrh, ang tawag dito is diplomatic gift. Diplomatic gift po yan. Ibig sabihin po, mula sa isang nation, sa isang grupo ng korporasyon na pinapangunahan ng isa siguro marahil sa mga wise men, gusto kong magkaroon ng pabor na sa paggamit ko ng kalsada, ng highway, sa kaharian na ito, ng haring bagong panganak, may favor yung aking corporation, may favor yung aking brand, may favor yung aking kabuhayan, may favor even yung aking family kapag ginamit namin lahat ng resources nitong king na bagong panganak. Woo, hallelujah! Sana po nage-guess yung ibig ko sabihin dyan. It is a diplomatic gift. The gold, the frankincense, and the myrrh. Na kung sakali po, no, na talagang maging political king ito pong pinanganak, no, ay may pabor yung amin pong kumpanya. Woo, hallelujah. Nag-guess niyo po ba yun? May pabor yung aming pamilya. May pabor yung aming business. May pabor yung aking mga tauhan, yung aking employee. Kasi nga, una pa man, meron kaming binigay na gift. Palakpakan mo ang Diyos kung nag-guess po niyo. This is the first gift that Jesus received. At alam niyo po si Jesus, baby Jesus, siya po yung regalo rin. Jesus the Messiah, Jesus the King na pinanganak dito sa Bethlehem because of mayroon tayong Christmas ngayon. He is the gift of God. Tama? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Si Jesus yun, pinanganak sa sabsaban. Ngayon, kung nagbibigay ka ng regalo sa regalo ng Diyos, ibig sabihin, kumokonekta ako, umuugnay ako sa gagawin ng Diyos na miracle ng salvation sa buong mundo. Yes, hallelujah. That's another thing to see. So napakahalaga po na tayo ay merong gift. Yan po ang naiintindihan ng mga wise men. Sabi mo sa katay mo, sana wise men ka. Understanding the law of the first. Point number one, principle number one, God demands, the King demands the first. The King demands the first. God, our King, demands the first. Yan po ay batas, yan po ay principles. Prinsipyo po yan. Hindi ibibigay ng Diyos yung pangalawa, pang-apat, pang-lima niyang anak, ay ibibigay ng Diyos yung kanyang una na anak, si Jesus Christ. Pwede po natin palakpakan ng Panginoon. Ididimad ng Diyos ang una palagi. The law of the first fruit. Sabi mo, first fruit. The law of the first fruit is a giant step in climbing to the stairway to the stars of success and personal prosperity. The law of the first fruit, giving your first, is a giant step in climbing to the stairway to the stars of success, to the stars of personal prosperity. Sino dito gusto mo talaga magkaroon ka talaga ng success at personal prosperity? Hallelujah. Amen. When you obey the law, law po yan, of the first fruit, God promises, okay? Ito pangako ng Diyos. Kapag nag-obey ka sa law ng first fruit, God promises that He will pour out, ibubuhos niya sa'yo, His prosperity. Ha? Ibubuhos sa'yo ng Diyos yung kanyang prosperity. Iba yung prosperity ng mundo sa prosperity na mula sa Diyos. Dahil ang prosperity na mula sa Diyos ay yung kanyang prosperity ibibigay niya rin sa'yo. Magkamukha kayo ng nararanasang prosperity kundi prosperity na meron kay Lord. His prosperity will be given to you. Woo! Hallelujah! Palakpakan mo ang Panginoon na matindi kung nakigigess niyo po yan. Negosyante ka, kunyari. Kumikita ka kahit wala kang first fruit. Pero hindi mo alam yung saya na kumita ka dahil alam mo nagpe-first fruit ka. Ah, come on guys. Alam ko po, matindi to ito dahil ito talaga sikreto. Iba yung galak, yung saya, kasi you will experience God's own prosperity. Ano kayang kasaganaan ang meron sa Diyos? Ano kayang karangyaan, sabihin na po natin yun, na meron ng Diyos? Yun yung gusto kong magkaroon ako.
Ayoko nung karangyaan na meron ng mundo. Sawa na ako doon. Amen! Ang gusto ko yung karangyaan, yung prosperity, yung splendor. Sa English po ng karangyaan, yung splendor na meron nararanasan ng Diyos, yun ay ipaparanas ng Diyos sa mga nag-a-abide sa law of the first. Dahil even God, He follows the law of the first. He gave His firstborn, Jesus Christ. Woo! Hallelujah! Amen! Ang binigay ng Diyos ay yung kanyang una, yung kanyang nag-iisa, bugtong na anak na si Jesus. When you obey the law of the first, God will let you experience His kind of prosperity. Come on! Hallelujah! Palakpan natin ang Panginoon. Praise God! Amen! That no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined. Ephesians 3.20. Alam mo bakit sinabi sa Ephesians 3.20? Abundantly above and beyond what you can ask, more than what you can ask, more than what you can imagine. Kasi ibibigay sa'yo ni Lord, hindi yung pang-tao na prosperity, yung prosperity na pang-Diyos. Yeah! Amen! Woo! Amen! Pero kapag binaliwala mo, kapag inignore po ng isang tao, kapag sininso ng isang tao, yung law of the purse, God will say, Malachi 3, verse 8 and 9, yung lack, yung kakulangan, yung lack will never end. Your lack will never end. It will affect your family. It will affect your business. It will affect the career of your children up to 4 generation. Malachi 3, verse 8 and 9. The Word of God, pag binuksan po natin ngayon, no? Yung Bible na yun na dinownload mo, yung new version na yan, that is the greatest financial manual na pwede mo talagang mabasa sa buhay mo. Mas matindi pa yan sa autobiography ni Jack Ma at ni Elon Musk. Palakpakan mo ang Panginoon. Amen. Mas matindi pa yan sa kwento ng buhay ni Mark Zuckerberg na ginawang aklat. The Bible is the greatest financial manual that you can able to read here on earth. Yan po yung divine evidence. God wants you to become the divine evidence. Ang gusto ng Diyos, ikaw yung maging ebidensya, i-confirm yung powerful Bible teaching po na ito. Kasi yung kanyang sinabi, kailangan ni Lord ng pagko-confirm o pagpapatotoo. At ikaw yung gustong gamitin ng Diyos. Ikaw ang gagamitin niya yung buhay mo, ang magiging ebidensya na yung kanyang sinabing blessing sa mga sumusunod, ibibigay niya talaga, i-release niya talaga, ipaparanas niya, ipapakita niya sa iyo sa buong mundo na He is a generous God, that He is a prosperous God, and His prosperity is incomparable. Hallelujah! Yung prosperity ng mundo, ang ganda, tama? Pero mas maganda ang prosperity na meron ng Diyos. No eye has seen, no ear has heard sa gagawin ng Diyos. Principle po yan. Exodus chapter 34, verse 22 hanggang verse 26. Basahin mo, aralin mo yan. And you shall observe the feast of the weeks. Kailangan bantayan, matyagan mo yan. Observe yung feast of the weeks. Ano yon? The first fruits of wheat harvest. The feast of ingathering of the year's end. 3 times in the year, all your men shall appear before the Lord God of Israel. Exodus 34, verse 22 and 23 yan. May tatlong feast. May tatlong kapistahan po sa mga people of God. Ibig sabihin po niyan, ano, mga kaibigan, tatlong beses ka mag-harvest ng matindi ngayong taon. Yes, amen. Lahat ng mga taga-Glorious City, come on. Woo! Kabay mo na kamay mo, sabay mo ng woo, hallelujah, amen. 3 times in the year. Amen? All your men. Men means not a gender. Men means the leader inside of every person. Men means the leader inside of every person. Kahit babae yun. It's not the gender. Men means the leader. Sa verse 23. Verse 24. For I will cast out the nations before you and enlarge your borders. I-enlarge ko ang border ng buhay mo. Palakpakan mo ang Diyos kung nire-receive mo yan. Purihin ng Panginoon lahat na nagre-receive ng word na yon. I will enlarge your border. Amen? Amen. Neither will any man covet your land. Walang kukuha ng lupain mo. When you go up to appear before the Lord your God, 3 times, inulit ulit, verse 24, 3 times in the year. 2021, mga kaibigan, tingnan niyo po ito. Since 2015, as we joined sa G12 vision po, sa Government of 12 vision, no, with Pastor Junel, ano po, na-experience po natin every year since 2015, meron tayong tatlong cycle palagi ng harvest
every year. Palakpakan mo ang Diyos. Yes, lahat ng aspect. Yes, lahat ng angulo ng buhay mo. Yes, lahat ng aspeto ng pagkatao mo, ng pamilya mo, ng kinabukasan mo. Both spiritual and physical. Both sa pagtatrabaho mo sa secular, sabi mo ng secular. Also sa yung people ministry. Meron tayong tatlong cycle ng anihan. Tatlong beses kada taon tayo umaani sa simbahang ito. Alam nyo yan. Palakpakan mo ang Diyos. Kung nage-guess nyo yan. Amen. Kung may nire-reveal ang Diyos sa'yo. Verse 26, let us read. The first of the first fruits of your land. Nakita nyo po tayo yung first of the first fruits. Kasi tatlong beses kaani ng matindi. Woo! Hallelujah! Amen! Come on, guys! Woo! Hallelujah! Amen! The first fruits. May S eh. First fruits. May S. Kasi nga, 3 times a year talaga sa people of God, sa nation of God, sa Israel, 3 times po talaga ang piyesta. Kasi 3 times talaga nagpapasalamat sila. Kasi 3 times talaga ang kanilang matindihan, malakihan, malawakang harvest. Hello, guys. Come on, people of God. Amen? Kaya nga yung una, the first of the first fruits, nakita niyo may una yung mga first fruit, January yun binibigay. January yun, ibinibigay mo yan sa King. Amen? Siyempre, di mo nang pwedeng padala sa langit yan. You have a local church. Nagkataon lang GCC. Kahit mapunta po kayo sa ibang church, the same principle ng God's Word. The purse of the first fruit of your land, you shall bring to the house of the Lord. Nakita niyo po? Exodus 34, verse 36, New King James Version, the purse of the first fruit of your land, you shall bring to the house of the Lord. Dadalin mo yun sa bahay ng Panginoon. Amen. Para kang wise man, ay naiintindihan mo to. Sa taon na to, kailangan ko ng favor sa kaharian ng langit. Amen. Hindi pwedeng hindi ako dadaan sa hari ng langit. So I need favor. Amen. I need assurance. I need connection. Kailangan somehow masabi sa King na yon na ako ay para sa kanya, na ako ay kakampi niya. So I will give a gift. The purse of the purse fruits. Hallelujah. Amen. Praise God. Purihin po natin ang Panginoon. Napakaganda po nito. Live in the economy of heaven. God demands to be the purse. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Yan ang bottom line. Alam niyo, kahit negosyante ka, hindi mo pwedeng hindi makita yung spiritual truth. Alam mo yan. Alam mo yan. Amen? Sabi nga sa inyo, na hindi mo pa alam ang word of God, na hindi mo pa alam yung patungkol sa church, about this principle, about this law, sa kingdom na first fruit, siguro para sa'yo kumikita ka naman sa business, pero sasabihin ko sa'yo, hindi mo pa alam ang saya na kumita dahil nagpe-first fruit ka. Hindi mo pa alam yung saya, yung contentment, yung fulfillment. Yung nasasabi mo sa sarili mo, Lord, hindi ako to. Magaling ako magnegosyo, magaling ako magmanage, magaling ako sa marketing, advertising, pero alam ko hindi ako to. Ikaw to. Ito yung first fruit na sinasabi mo, na ginawa ko, na ginaya kita. That's why, hallelujah, sa'yo ang lahat ng glory. That's why, sa'yo lahat ng karangalan. Ang dami pong kilala magagaling na businessman pag sinabi mo sa kanila sa Panginoon niya, sabi nila, hindi, ako nagtrabaho dito. Hindi, ako ang sumikap dito. Hindi, ako ang nagpagod dito. Anong sa Panginoon? Hindi nila magets yun eh. Kasi nga, you must be a giver. You must be a follower of the law. You must have an understanding sa principle of the purse. Tandaan mo, ang buhay hindi lang dito sa mundo. We have life after this planet Earth. There is a new Earth upcoming. Amen? There is a judgment upcoming sa langit, then babalik tayo sa new Earth. Amen? And we need a favor sa King na ready na sa kanyang second coming. Woo! Hallelujah! There is a King na ready na sa kanyang second coming. I will tell you, all will be revealed. All will be revealed. Lahat maiintindihan mo pagbalik ni Jesus. Pag literal mo nakita talaga, bumababa siya literally si Jesus Cristo. No? Kasama ang kanyang hukbo mula sa langit. Makikita talaga lahat yan. Literally, physically, magko-combine po yan. Magko-collide lahat yan. The physical and the spiritual world. A new earth will be formed. The king is ready for His second coming and you need the favor, guys. You need the connection. You need to honor the King. You need to bow down to that King. You need to worship. You need to be submitted to that King. Because above all kingdom, one kingdom will remain. The kingdom of heaven, the kingdom of Jesus, our Lord, our King. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah! Eh, sabihin mo sa katabi mo, first,
lahat ng purse kay Lord, guys. Yung first kiss mo talaga dapat para kay Lord. Yung first holding hands mo dapat para kay Lord. No, yung dapat yung first love life mo talaga na maayos dahil na born again ka na, may new life ka na, dapat maayos yan. Lahat ng purse. Kaya po pag umaga nagpe-pray tayo, yung first hour ng araw natin para kay Lord. Amen? Kaya tayo nagpa-fasting ngayon, January, kasi yung first month ng 2001, ng 2021, para sa Panginoon. Amen? Yung unang sweldo natin sa unang buwan, lahat ng yun. Lahat ng una sa Panginoon, unang anak, no, unang araw, unang buwan, unang taon ng dekada, unang sweldo ng taon, lahat yan para sa Panginoon. Mahirap magpuri sa Panginoon. Kapag totohanan, hallelujah. Palakpan mo muna si Lord, palakpan mo muna si Lord. Amen? Lahat ng verse. Bakit ang Sunday, nandito tayo to worship, just 2 hours? Bakit? Kasi nga po ang Sunday, ang unang araw ng linggo. Amen? Kaya linggo ang tawag kasi ang unang araw sa linggo ay linggo. Sa mga estudyante, sa mga nag-o-opisina, Monday. No? Pero po sa atin talaga na espiritual, mga mamamayan ng Diyos, citizen ng kaharian ng langit, ang unang araw natin, Sunday. At ang lahat ng una, sa Panginoon. Palapan po natin si Lord. Amen? Kaya tayo nagpa-fasting. Kasi alam po natin may mangyayari. And that's the second principle. The second principle po ng law purse is physical obedience, financial obedience, material obedience, okay? Organic, no? Literal, physical obedience bring spiritual release every time. Yan yung pangalawa. Physical obedience, yung obedience mo sa practical ba? Yung obedience mo natin sa finances natin, no? On the physical aspect, brings spiritual release every time. Are you listening? Sa Bible po, nakipagdigmaan ng Israel sa pangunguna po ni Moses. No? Ang ginawa ni Moses po, tinaas lang niya yung kamay niya. Sa isang elevated part po nung digmaan, kung saan nangyayari po yung digmaan. Sa pangunguna naman po ng kanyang assistant na si Joshua naman po yung leader ng mga army na lumalaban sa mga Amalekites. At sa kwento po na yon sa Book of Numbers, pag tinaas ni Moses yung kamay niya, nananalo sila, taas lang ng kamay. Kasi your physical obedience, your practical obedience, your financial material obedience, the side of you, on the physical, okay, na sumusunod ka talaga, nagdadala yan ng spiritual release of victory, of favor, of winning streak, winning momentum, acceleration, kapag kami physical obedience. Palakpahan mo ang Diyos kung nakukuha mo. Walang makakatawad ron. Amen? Hindi matatawaran yun. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng pababawin yun, guys. Amen? Yung nagtaas ng kamay si Moses, nangyari yan, true to life yan sa Bible. Sabi nga po sa 1 Timothy 2 verse 8, sabi po dito, I desire therefore that men pray everywhere. Sabi ni Apostle Paul kay young Timothy, I desire, sabi ni Pablo, therefore, that the men pray everywhere. Lahat daw sana ng men, leader, magpray. Men not the gender, but men as the leader spirit inside of you. The men, the leader spirit inside of you, the men. Ibig sabihin, should pray everywhere, lifting up holy hands. Sipo, taas mo yung kamay mo, sabi mo lang, hallelujah. Woo, amen. Sabi mo, woo. Ha, masarap, di ba? Lifting up your holy hands. Pag tinataas mo yan, may nangyayari. Pag pumapalakpa ka, parang, may nangyayari dyan. Amen? No? Kapag nag-hallelujah, kapag sumisigaw ka, kapag sumasamba ka, kapag lumuluhod ka sa Panginoon, kapag nananalangin ka, gumigising ka ng maaga, imposibleng walang nangyayaring spiritual release. Favor, winning streak, winning momentum, victory, yan ang nangyayari sa'yo kapag may physical obedience. Lalo pa kaya when you give your purse fruit, your financial purse fruit. Amen? Your finances. Physical obedience. Sabi mo sa katabi mo, obedience. No? Pero dapat po, walang wrath. Sabi po dito sa 1 Timothy 2:8, lifting up holy hands without wrath, without doubting. No? Without wrath and without doubting. Ano ba yung wrath? Yung galit ka, don't get mad sa instruction ni God. Ayun na naman, papasting na naman. Ano ba naman yan? Di ba? Pwede namang walang ganyan. Yan ang ayoko sa ganyan eh. Yung hindi ka nasusunod sa buhay mo, yun ang problema. Mahirap yun. Ha? Huh? Don't get mad kapag ka may ginagawa kang physical obedience. That's the point. Hindi lang to sa pagtataas ng kamay. Basta physical obedience, that's the principle. Bo, nagbibigay ka ng tithes, 10% of everything, every month, every week, kung kailan kumikita,
Okay, nakasumesweldo, binibigay may 10%. Physical obedience yun. Don't get mad to the instruction of God. Yan ang ibig sabihin ng wrath. Amen? Dapat walang wrath sa puso mo. Pangalawa, dapat walang doubt. 1 Timothy 2 verse 8. Don't, any doubt? Don't question what God does. Huwag mo i-question, ano? Kung ano yung mabuting gustong ipagawa ng Diyos. Do not argue. Kung nasa live stream ka, sabihin mo sa, sabi, itag mo yung kaibigan mo, sabihin mo sa'yo, do not argue with God. Do not argue with God. Are you listening? Physical obedience brings spiritual release every time. Sabi nga natin, every time. Palagi po talaga yon. Our physical obedience will bring spiritual release. Amen? Hallelujah. Praise God. Ano po? Sa panahon natin kasi sabi nila, kahit hindi, minamahal ko ang Diyos sa kalooban ko, hindi mo kailangan tingnan yung panglabas. Ganyan na tayo ngayon eh. No? Walang ganyan sa Bible. No? Walang, kahit walang physical act, kahit di ko magtaas ng kamay, ang puso ko nakataas sa Diyos. Ha? Hindi totoo yun. Kung puso mo nakataas talaga sa Diyos, wala-wala sa'yo magtaas ka ng kamay. Amen? Lagi magkasabayan. Tao ka eh. Ang tao po, tatlong bahagi. Body, soul, spirit. Amen? Hindi pwedeng iwan yung isa. Are you listening? Alam mo, pumasok ka sa school, katawan mo lang nandun, yung isip mo na iwan, mentally absent. Walang ganon. Amen? Tama? So dapat makita mo, wala lang sa panloob, nasa panlabas din yan. Nasa panlabas din yan, wala rin sa panloob yan. Sabay! Pastor, ano yun? Sabay! Sabi mo, sa katay mo, sabay. Ang puso mo sumusunod kay Lord. At ang bibig mo nagsasabi, Jesus is Lord. Ang puso mo nakasuko sa Diyos, pero kailangan may mag-confess sa bibig mo. Then you will be saved. Romans chapter 10, verse 8, 9, and 10. No? Nakita niyo po, magkasabay po talaga. Hindi pwedeng nararamdaman ko lang kasi. Diba? Intention mo lang yun. Wala nagbabago sa intention. Kailangan makikita mo sa action. Amen? The action. Yan po ang dapat nakikita. That's point number 2. And point number 3, as we close po sa umaga na ito, sa tanghaling ito, only when you put God first, God will be able to provide what He promised. Only when you put God first, God will be able to provide what He promised. Only kapag inuna mo si Lord, doon lang kayang ibigay ni Lord yung pinangako niya. Hello guys. Sa Garden of Eden, lahat ng una sa Diyos, sa Garden of Eden, may puno doon, bawal kainin ng bunga. Kasi naniniwala ako, yung puno na yun, kaya pag kinain mo yun, mamamatay ka. Ipinagbabawal na puno. Kinain ni Eva at Adan. Pinaalis sila sa Garden of Eden, nagkaroon ng kamatayan, sakit, kahirapan. Yung puno na yun, okay? Okay, are you still here? Yung puno na yun yung unang puno marahil na tumubo dito sa mundo. That is the first fruit reserved for God. Kaya sabi ni God, huwag niyong gagalawin. Huwag niyong hahawakan, huwag niyong kakainin yon, yung bunga ng puno na yon. Kasi yan ay principle of what? Of the first. Are you listening? Sige po, palakpan natin ng Diyos kung nag-aaroon tayo ng understanding. Kaya pala. Sabi mo sa katay mo, kaya pala eh. Ano pinagkaiba ng puno na yon sa lahat ng ibang puno? Yun ang unang puno. Yun ang unang puno. Kaya pag kinain mo yon, para sa Diyos lang yon. Kay Lord lahat ng una, lahat ng firstborn kay Lord. Kasi si Lord, siya ang una nagbigay ng kanyang firstborn son. Before the foundation of the world, bago pa likhain ng universe, bago pa magbanggaan ang time at ang space, bago pa magkaroon ng Big Bang Theory si Charles Darwin. Amen? No? Nandun na ang Diyos. At ang sabi ng Diyos, aking anak, pag lumikha tayo ng universe, mamamatay ka sa krus ng Kalbaryo, magkakasala mga tao. Pero ang sabi ng Ama, handa kitang ibigay, ikaw ang aking unang anak, pero handa kitang ibigay, siyang unang nag-first fruit. Woo! Come on, guys! Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Come on! Kaya yung mga sumunod na anak, ikaw na yon at ako, tayo ay naligtas, tayo na ay nalinis, tayo ngayon ay pinawalang sala na sa pamamagitan ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang unang anak. Sana po, nage-gets nyo yan. Amen? Kaya nga po, tinatanggap ni Lord lahat ng una. Kasi siya ang unang nagbigay ng una. Kaya lahat ng una, kinuha na niya. Kasi siya ang unang nagbigay ng kanyang una. Only when you put God first. Si Satanas, bakit pinatalsik dating si Lucifer? Pangalawa sa Diyos. Kasi ang sabi ni Lucifer, mas maganda ang plano ko sa Diyos. Mas maganda yung idea ko sa Diyos. Mas pagagandahin ko yung langit. Inunahan ni Lucifer ang Diyos. Sa bilis ng kidlat, bumagsak po siya. Bumagsak si Lucifer. Naging Satan, naging devil. Bakit?
Kasi nga, simple lang, ayaw niyang unahin ng Diyos. Posible na sa church ka, posible disciple ang turing mo sa sarili mo, okay? Posible ang turing mo sa sarili mo, religious, Christian, believer, etc. Pero posibleng meron kang asal ni Satanas. Tuwing ayaw mong unahin ng Diyos, yan ang asal ni Satanas. Tuwing ayaw unahin na isang tao ang Diyos, nasa kanya ang asal, attitude ni Satan. Kaya God cannot bless disobedience. God cannot bless disobedience, guys. Ulitin ko, hindi kahit gusto ng Diyos pagpalain ang pagsaway, hindi niya kayang pagpalain ang sumusuway. Ha? Sira yan sa law, wasak yan sa law, hindi yan pasado sa law ng Diyos. Even God follows His own law. Pwede ka lang umangkin, no? Pwede ka lang kumuha kapag binigay mo una. Pwede mo lang kuhanin kumopo para sa'yo kapag binigay mo una. Pwede mo lang angkinin yung mga pagpapala pag binigay mo yung una. Si Lord kaya pwede siyang humingi sa'yo kasi binigay niya yung una. At siya ang unang nagbigay ng una. Hello? Only when you put God first, God is able to provide what He promised. Gusto ka ni Lord i-bless eh. Problema, you disobey. Ano yung dinidisobey mo? Di ka naman pumapatay. Di ka naman nagnanakaw. Ano yung dinidisobey mo? Ayaw mo siyang unahin. Hello? Sino dito gusto mo siyang unahin? Sino dito uunahin mo talaga si Lord? Una! Hindi tira-tira. Lahat na hindi mo nauuna, huli na ang lahat. Pag hindi mo binigay ang iyong una, mauhuli ang lahat. Ngayon, 2021, pag binigay mo yung una, dadaloy sa yung pagpapala sa pangalawa mo, dadagdagan ng Diyos yung pangatlo mo, pararamihin ng Diyos yung pang-apat mo, hanggang sa 12 yan. Amen! 12 buwan. Tatlong beses ka aanin ng matindi. Woo! Tatlong beses ka magse-celebrate na gusto mong parang magpapiesta sa tindi ng pagpapala. Gusto mo magpapiesta at magiging tatlo ang piesta sa'yo. Bakit? Kasi your purse. Are you listening? Pero pag di mo binigay yung una, huli ang lahat. Huli na ang lahat sa blessing. Huli ang lahat. When you put God first, then the Lord is Lord sa buhay mo. When the Lord is Lord, kung si Lord ay Lord talaga, nandiyan ang pabor. Pero pag hindi mo inuna si Lord, hindi talaga siya Lord. At pag hindi siya Lord, kahit gusto ka niyang bigyan ng favor, He cannot bless disobedience. Yan ang principle. The principle of the purse. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Praise God. Ang dami pa po nito. Amen? Pero ngayon po tayo sasamba sa Panginoon, guys. Alam niyo po, ang susi lang, obedience. Ha? Kaya ka nagpe-pray, kaya ka nagwa-worship, kaya ka lumalapit, humahanap sa Panginoon para sa paghanap mo sa Diyos, nadidevelop yung puso mo mula sa pasaway, nagiging masunuring puso. Kaya tuloy-tuloy mo lang yan. Tuloy-tuloy ka lang dapat. Okay? Come on, let us worship the Lord. Tayo po ay umawit, tumugon, magpuri sa mamba. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am, Lord, here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say that you're mine. You're all together lovely. Come on. All together worthy. All together wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. And here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, oh, Jesus. All together Lord, wonderful to me. I worship you, Jesus. Here I am to
Come on, let's worship Him. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Cause here I am to worship, here I am to bow. To me, cause here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together so worthy, all together wonderful. Tell me, we worship you, Lord. We give you our worship, God. We give you our first, Lord. Giving you our life. Yeah. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely and all together worthy, all together wonderful to me. Hindi matatapos yung problema mo sa finances hanggat hindi ka sumusunod. Oh, hindi talaga. 10% of everything, that is our tithes. Hindi once a week, hindi once a year yan. Tuwing may papasok sa'yo yan. This week may pumasok sa'yo, 10%an mo yan. Ha? Hindi yan para sa church. Para sa'yo yan. Because God will use anything, anyone to bless this church financially. Wala po makapagsabi sa atin dito na kailangan ako ng church. No, ikaw ang may kailangan sa church. Are you listening, guys? All the favor, all the wisdom, the understanding, the talent, ability, and skill. Talino, husay, galing sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya, sa pakikipagrelasyon. Lahat yan, binibigay ng Diyos because you are connected to the spiritual family. Are you listening? Loyan, loyan. And giving the first fruit will secure your future. Huh? Amen. Praise God. Kailangan maging millionaire kayo. Amen? We are acquiring this property for Jesus. Amen? Itong ating lupa, itong facility. We are on the process. Okay? Tama? And once we acquire this, alam niyo po, hindi, ayoko mag-solicit, ayoko mag-ano, no? Ang gusto ko, maging millionaire yung mga disciple, yung mga anak ng Glorious City Church talaga. Oh. Pag millionaire ka, ha? Dahil nagpe-first fruit ka, nagtatides ka, tapat ka sa Diyos, ready ka magpa-disciple, magpa-correct, ready kang makinig sa instruction ni God at ng man of God. Are you listening? Hello, naiintindihan niyo ako? Aasenso ka, yayaman ka. Halimbawa, kumikita ng net income, 1 million a month. Di yung tithes mo palang, 100,000 na. Tama? Meron lang akong 20 ganong disciple dito sa church ni Jesus. Wala na tayong problema, mapapagawa na natin yung church. Alam nyo, after natin mabili to, papalawakin natin to. Titibagin na natin kwarto ni Patrick doon, sambu na yan. No? Up and down yan, two-story yan. Yung first floor, commercial yan. Ano? Diba? Magkakaroon ng outlet ng Adidas dyan. Diba? No? Mayroong Starbucks dyan. Diba? Dito. Tapos itataas natin yan, second floor, doon yung worship hall. Yung finances mo, gagamitin yan practically dito sa physical building natin so that we will gain more influence sa Candaba tsaka sa Baliwag. Hello, naiintindihan nyo ba ako? Hello, guys. Tanggalin mo na yung rot sa puso mo, yung galit ka sa instruction. Tanggalin mo na yung doubt sa puso mo, kine-question mo pa. Just obey. Just raise your holy hands. Amen. Tapos mo yung kamay mo if you are ready to obey.
Yung pagtataas ng kamay yan, it can represent your heart that is willing to obey the instruction, the principle of the kingdom of God. Amen. Praise God. Ama, let me pray for you sa mga givers ng gifts, mga first fruiters natin, mga giver ng first gifts. Let me pray for you guys. Lord, I release blessing. I release favor. Lord, and I declare on your behalf, O God, I declare, your prosperity will be experienced by these children of yours right now. Ang inyong kasaganaan ang mararanasan ng iyong anak na ito ngayon. Hallelujah. Receive it right now in your life, in your family, in your 2021, in your future. The Lord will bless you with a different kind of blessing, hindi kagaya ng tagamundo. A prosperity like His own. Hallelujah. Receive it by faith. Come on. As you obey, as you give a physical sign of your obedience, palakpakan mo ang Panginoon, purihin mo ang Panginoon. Come on. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon yung the best na pagpupuri, magpapasalamat. Come on, guys. Let us worship Him. Let us praise Him like never before. Come on. Let us praise Him. It is a new day. It is a new day. It is a new season. A new season kind of praise. Come on. A new season kind of clap offering. Hallelujah. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, pwede po nating ihulog yung ating mga first fruit envelope dito po sa mga nasa harap. Let us present our gifts. Let us present our gifts. Matthew 2 verse 11. The wise people, the wise leaders. Come on, you can present your gifts. Ano po? And I can pray para sa'yo. I can pray for you doon sa likod if you still have time. Sa mga nagbigay po ng kanilang first fruit, we can personally pray for you as the priest of this church, as the priestly family of this church. Thank you, Jesus. Sige po, yung atin po mga offering, sino po dito nagkakaroon ka ng change of mind? Sino po dito this year, 52 Sunday present ka? Palapa mo ang Diyos. Kaya yan. Come on. 52 Sunday. Okay? 52 Sunday. Sino dito talaga 52 weeks, may tithes ka talaga. Cover ka ng tithes and offering obedience. Yan. Oh, next level yan. And expect yung tatlong beses na matitinding harvest ngayong taon. Okay? Hallelujah. Sige po, palakpahan po natin ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sa mga nasa live stream po natin, marami pong salamat sa inyong pagsama. Kung gusto mo talagang tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, ngayong araw na ito, magsisimula ka ng new life, sundan mo ka sa simpleng panalangin. Come on, close your eyes. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Sa araw na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon, Hari ng buhay ko. Kayo na po masunod sa buhay ko. Salamat po sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Ngayon, mayroon na po akong new life. Legit na po akong anak ng Diyos ngayong araw na to. January 17, 2021, nire-receive kita, Jesus. Formal, official, intentional, ngayon sa araw na to. In Jesus' name, Amen. Kung pinag-pray mo yung panalangin na yan, Amen? Ipinanganak ka sa espiritual, sa pamilya ng Diyos. Okay? We have our resources, materials to help you grow. Okay? Yung ating Startup and New Life booklet manual, yung ating po mga sales, every week po nag-gather yan. Online lang po yan. Napakadaling sumama sa ating mga sales. Please join our sales. Yan po ating spiritual family. So, God bless guys. See you every day, 5:30 a.m. to 6:30 a.m. sa ating daily morning prayer connection. Okay? So God bless guys. Have an amazing weekend.